Magsitayo ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos. Kaya't inihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao'y nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kaniya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng taong iyan.
Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutup ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi na Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka na sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingan ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan,
Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa nang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Yes. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya sa isang tinuruan. Umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Monday of the fifth week of Lent.
At ang atin pong mga pagbasa ay naghahatid sa atin ng blessed assurance na kaagapay natin ang Diyos. Kaagapay po natin ang Diyos. Lumakad man tayo sa madilim na landas ng buhay, makaaasa po tayong kasama natin siya. Hindi niya tayo aalisin o pipigilan para sa ating convenience, pero tutuwangan niya tayo. Tutulungan niya tayong harapin ang bawat hamon ng buhay o kahit ng kamatayan. Sinabi po ng Poong Mahal sa Gospel Antiphon natin ngayon, yun pong kinanta ng ating kantor, "Di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay." Ito rin po ang hinangad ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa babaeng gustong ipabato ng mga Pariseo. Ito po ang kanyang hangarin sa kanya. At ang hangarin pong ito ay bunsod naman ng habag. Sinabi po niya, "Humayo ka at huwag nang magkasala." Nais po ng ating Senyor na mabuhay ang babaeng ito at makapagbagong buhay. Kung paanong ninanais niya ring tayo ay mabuhay at makapagbagong buhay. Dahil katulad ng babaeng iyon, tayo rin naman ay mga nagkasala. Ito po ang matibay nating pinanghahawakan at pinagtitiwalaan. Kagaya po ni Susana na may banal na takot sa Diyos at nagtiwala sa Kanya ng buong puso, katiwasayan din ang hatid sa atin ng pagtitiwala sa Diyos. Kapayapaan ng kalooban at pag-iisip. Malabo man ang sitwasyon, madilim man ang daan, wala mang katiyakan, naroroon ang Diyos. Ang panaghoy nga po ni Susana, "Nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari." Nagtiwala po si Susana, natutulungan siya ng Diyos, habang buong tapang naman niyang idinepensa ang kanyang sarili. Kahanga-hanga ang pagpipigil naman ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa sarili o yung self-restraint noong inihain sa kanya ang kaso ng babaeng nahuli di umanong nakiapid. Nagsulat siya sa lupa. Ito po ay tinatawag na action parable. Hindi po siya mabilis humusga o mas tamang sabihing hindi po siya humusga. Sa halip, sinabi niya, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." Pagpipigil din sa sarili o self-restraint ang matibay na ipinakita ng akusadong babae habang nakahandusay sa lupa. Ang kanyang katahimikan ay mas marangal pa kaysa sa maingay na pag-aakusa sa kanya ng mga nag-aakalang sila ay matuwid. Sa pagtanggap po natin ng banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, tanggapin dinawa natin ang grasya ng pagpipigil sa sarili
at ang biyaya ng karunungang gaya ng kay Propeta Daniel at ng San Nuestro Señor. Malaman nawa natin kung kailan mananahimik upang bigyang daan ang pagdaloy ng karangalan, katiwasayan at kapatawaran. Mapalalim nawa ang ating karakter ng presensya ng Poong Jesus Nazareno, ang ating gabay, saksi, at siya ring magbibigay katarungan. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naaalaala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin na nakatitiyak sa Kanyang habag. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tignan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang
napapagalay pag-ibig, hawain bigat ng iyong pasanin ay aking pagkakaanin. Halina kaibigan, tumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman kung may unos at may hangin, di mo kayang paglabanan. O sa gabi kadiliman, itala ay walang tanglaw. Panginoon ng balingan, Panginoon ng asan, wika niya'y halina at lumapit sa akin. Kayong mga napapagalay, pag-ibig hawain bigat ng iyong pasanin ay aking pagkakaanin. Halina kaibigan, lumapit sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa March 28, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rektor at parish priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga may daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.